Thank you.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naaangkop at takdibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal, si Milerio Gomasing Katanaig, 41 taong gulang, nakatira sa Barangay Catmon, Santa Maria, Bulacan, ay ikakasal kay Maria Edely Ragudo Bungay, 37 gulang, nakatira sa Cerro Verde 2, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, sa September 14, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Culiat, Quezon City. Si Jordan P. Mico, nakatira sa Baig Compound, Visayas of, Barangay Basra, Quezon City, ay ikakasal kay Stephanie Mariel C. Gomez, nakatira sa Casanova Drive, Barangay Culiat, Tandangsora, Quezon City, sa October 3, 2024, sa Antonio de Padua Parish, Silang, Cavite. Si Justin Paul B. Ramos, 28 gulang, nakatira sa Allen Bean Street, Doña Faustina Village 2, Tandangsora, Quezon City, ay kakasal kay Jonah B. Carabin, 27 gulang, nakatira sa Cerro Nova Main, Bagumbong, Caloocan City, sa September 18, sa Santo Niño de Congreso Parish, Caloocan City. Magsilod po ang lahat. Para sa Horacio Imperata, para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandang loob ay siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagawaan ng mga tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipinagsanggalang kami sa puwersa sa kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapangmahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taintim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan walang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro, kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
karaniwang panahon at ang ikalimang misa nobenaryo para kay San Lorenzo Ruiz. At ang tema ng ating pagdiriwang ay paninindigan at pagpapasaya para kay Jesus. Dumarating sa ating buhay na kailangan nating gumawa ng mahalagang pagpapasya na maaaring magkaroon ng matinding epekto sa ating katayuan sa buhay, sa ating profesyon o trabaho, mga plano at layunin. Ang pinakapangunahing pagpapasya ay may kinalaman sa ating pakikitungo kay Jesucristo. Tuwi na tayong hinahamong mamili sa katapatan, sa kanyang mga turo at hindi sa mga panghalina ng kamunduhan. Ito ay pagpiling nangangailangan ng karunungan at malawak na pag-unawa. Inaakay tayo ng karunungan manindigan kay Jesus sa pagpili natin sa kagandahang loob. Napatutunayan natin ang ating pagsunod kay Jesus. Naway ang mga pagbasa ngayon at pagdiriwang natin ng Eukaristiya ay makaakit sa ating tumulad kay Pedro sa kanyang malinaw na pasya. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang aming salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pangungunahan ni Reverendo Padre Joel Zabala. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, maririnig natin sa ating unang pagbasa ang panawagan na pagpili sa ano yung tama. At ang pinakatama, hindi lang tayo yung naglilingkod, dapat kasama ang ating sambahayan. Hikayatin natin ating sambahayan at huwag tayong tumalikod sa Kanya kapag dumadala tayo sa pagsubok at ipagkakaunawaan. Bagkus, mas manatili tayong sumunod at magtiwala sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Aminin natin ngayon ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anong mga pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tinitipon ni Jose ang 12 lipi sa Sikem para sa muling pagpapatibay ng pakikipagtipan sa Panginoon na unang ginawa sa Sinai. Ito ay pambihirang pagkakataon para sa Kanya at sa lahat ng tao, para ipahayag ang kanilang katapatan sa Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinitipon ni Josue sa Sikwem na ang lahat ng lipi, pagkatapos tinawag niya ang mga matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y umarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin niyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosan sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghan ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod.
Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy, akin laging pupurihin. Sa pasasalamat di ko titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nilang kanyang dinirinig. Nililipol siya niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong sila sa masisipayo ang walang pag-asay, hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid masuliranin man sa tulong ng puon agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan kahit isang batoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Ang mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa mapakukupkup siya'y mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Inilalahad ni San Pablo ang pakikitungo sa isa't isa ng mag-asawa na kaugnay ng di makasariling pagmamahal ni Kristo. Ang ganitong di makasariling pagmamahal ay siyang ikinapagbabago ng pamilya sa simbahan ng tahanan at ng bawat pamilya sa isang pamilyang pang-Eukaristiya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng iyong panggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para ito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ang mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito ang kaugnay ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang wagapahayag, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalitang ito. Sino makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito itatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo ay hindi nananalig sa akin sapagkat talastas ni Jesus ang buhat panoong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at sino ang magkakanulo sa Kanya." Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan. Kaya ko sinasabi sa inyo, wala nang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad na tumalikod at hindi sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig nyo rin bang umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa iyong salita ng buhay at na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang hamon, o sa unang pagbasa, ang hamon ni Josue ukol sa tamang pagpili. Tamang pagpili ng ating sasambahin. Tamang pagpili ng gagayahin. Tamang pagpili ng aalalahanin. Kaya nga't sinasabi ni Joshua ay ang kahalagahan nito na ang naglilingkod hindi lang dapat iisa. Dapat buong sambahayan. Tayo ay pwedeng maglingkod sa iba't ibang pamamaraan. At tayo bilang mananampalataya, pinahaalalahanan ng unang pagbasa ang kahalagahan po ng tinatawag nilang deliberate choice. In making our choice to follow God ng buong puso, hindi pwedeng sumusunod ka lang sa Diyos sa pamamagitan ng iyong nguso, pero pangit naman ang ugali mo. Hindi po pwedeng dasal ka ng dasal, pangit naman ang iyong asal. Kailangan magko-correspond yung ginagawa natin. Kaya nga sa bawat pagpili natin, inalala ni Josue o ni Josue, inalala niya, ano yung inalala niya? Yung mga nangyari sa kanyang mga ninuno, sa kanilang mga pinili,
sa kanilang kind of choices sa Mesopotamia at sa mga Amorites, yung kanilang daladala, yung kanilang sinasamba. Kaya alam niyo mga kapatid, si Satanas hindi po niya kayang nakawin ang mga biyaya na bigay sa iyo ng Diyos. Wala siyang kakayanang nakawin yun. Pero kaya niyang nakawin ang iyong paniniwala sa buhay mo. Halimbawa, lagi kang may daladalang sama ng loob. Inaalala mo yung sama ng loob ng matagal na, ng mga nakaraan pa. At yung paniniwalang yon, yung mga sakit na nararamdaman mo na yon, yun yung mga bagay na kontrolado ni Satanas. Aalalahanin mo yon. At ngayon, paniniwalain ka niya. Yung alma, may problema ka ngayon. Biniyayaan ka ng Diyos, tapos bigla ka nagka-problema, sabi niya, hanggang dyan ka na lang. Yan na lang yung biyaya mo. Yan ang ipapaniwala sa'yo ni Satanas. Wala ka na, useless ka na, wala ka na silbi, tapos ka na. Last mo na yan. Yun ang pwedeng sabihin ni Satanas. Pero, hindi sasabihin sa'yo kung gaano kaganda ang pwedeng maging resulta ng mga problema ang pinagdadaanan mo. Yung problema, hindi talaga siya dapat ginagawang problema, kundi itrata mo siya bilang proyekto ng Diyos sa buhay mo. Wherein inihahanda ka niya sa mas malaking biyaya. Kaya kung may biyaya ka ngayon, dumadaan ka sa pagsubok, kumalma ka. Don't settle with that problem. You need to move forward. Hindi pwedeng dyan ka na lang. Tinawag kang tanga, tinawag kang bobo, yun ay paniniwala mo sa buhay mo. Yun na lang. Tinanggal ka sa trabaho kasi tamad ka, yun ang alala mo, tamad ka, then doon ka na lang. Kung may sakit ka ngayon, don't settle with that sickness. You need to move forward. Ang dami pa mo pwedeng gawin. In the middle of your problems, God can make greater things than you could think or you imagine. Kaya dapat, tingnan mo to. Ilagay mo to sa isip mo. The best is still yet to come in your life. Ang dami pang pwedeng mangyari. Magtiwala ka sa kakayanan mo. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag mong alalahanin o huwag kang mag-alala sa iyong mga alalahanin. Sapagkat pag nag-aalala ka, makalimutan mo na mayroong nag-aalala sa iyo. Ang Diyos na patuloy na nakakaalala sa iyo. Pag kinain ka ng pag-aalala, maaalala mo yung mga sakit at pait at hindi ka na makamag-forward at aalipinan ka na yun. Kaya nga, there were things in life na ang dami nating pwedeng gawin. Sa bawat isa sa atin, ito yung kailangan natin. Be grateful. Have a good attitude of gratitude. Tandaan nyo to, a grateful heart is a happy heart. A complaining heart is a lonely heart. Tagalogin natin, ang reklamador na puso, malungkot na nguso. Masayahing papagpasalamat na puso, masayahing nguso. Kaya nga mga kapatid, sa buhay na to, ang dami mong dapat ipagpasalamat. Kahit na may problema ka, kahit na may pinagdadaanan ka, remember, ang dami mong pinaglampas ang mga problema na nakayanan mo. Bakit ngayon namumukmuk ka? Don't settle with your problem. That is not your settlement. Sabi nga ng mga kabataan, ang problema, pinagdadaanan, hindi tinatambayan. Kaya nga't sa buhay na ito, mga kapatid, anumang mga problema, alam nyo minsan, there were so many things in life na hindi mo kayang pwedeng baguhin. Alam mo kung unang hindi mo kayang baguhin, ugali ng asawa mo. Hindi mo kayang baguhin yan. Promise. Halimbawa, may jowa ka, naninigarilyo, umiinom, ina-inlove ka. Sabi niya, sige nga, kung mahal mo ako, i-give up mo yung bisyo mo. Promise, mag-give up yan sa harapan mo. Pero pag talikod mo, maniwala ka sa akin, lalaklak yan. Oh, kaya nga mga kapatid, kung may gusto kang baguhin, huwag yung ibang tao,
baguhin mo yung sarili mo at pananaw mo ukol sa taong yan. Magbabago lahat. Inaaway mo yung asawa mo, laging late. Tapos pag dumating yung asawa mo na maaga, oh, anong masamang hangin nagdasa ito, tang aga mo? Ay, ano ba talagang gusto mo? Kumbaga, wala ka ng appreciation. You keep on complaining. Nagbigay yung asawa, walang hanap buhay ang asawa mo, inaaway mo. Nung naghanap buhay, binigyan ka ng sweldo, tulang, walang iba? Oh, come on. Nung walang sweldo, reklamo. Ngayon, kulang pa rin. Can you just settle with that? Kumbaga, pagdamutan mo muna. Huwag puro reklamo. Sabi nga nila, pag nagwo-worry ka sa mga bagay na hindi pwedeng baguhin, hindi mo kayang baguhin, may nagbabago. Alam niyo kung ano? Yung blood pressure mo ang magbabago. Pero yung tao, hindi. Na-high blood ka na, nabubwisit ka na, galit na galit ka na, pero yung kinagagalitan mo, kalmado. At walang pakialam sa nararamdaman mo. Oh, gets mo? Sinong talo? Ikaw. May nakaaway ka, galit na galit ka, binuhos mo lahat ng galit mo, pero yung kinagagalitan mo, himbing na himbing sa pagkakatulog, ikaw puyat. Sinong nagkasakit? Ikaw nga. So ngayon mga kapatid, sa puntong ginagalawan natin, kaya nga minsan kapatid, ano kaya ang mangyayari bukas? Kung yun, ano kaya mangyayari bukas? Ano kaya mangyayari 10 years from now? Ano mangyayari sa akin? Wala akong ipon. Kalma. I-appreciate mo muna anong meron today. Enjoy what we have. Huwag ka lang waldas. Mag-ipon ka. Hindi puro add to cart. O marapit na, 99. O yan, 99 na naman na yan. Marami na nabudol dyan. Kumalma ka. Di ba? Kaya nga mga kapatid, hindi naman masama maging concerned tayo sa future. Pero nakakalimutang i-appreciate what is today. Ang lungkot ng buhay. Kung lagi mong inaalala ano yung bukas, anong inaalala mo yung nakaraan, alalang-alala ka na doon sa nakaraan, inaalala mo yung nakaraan, at alang-alala ka doon sa bukas, nakalimutan mo, bless ka today. Magandang kalusugan mo, wala kang sakit. Nang dahil sa kaisip mo sa problema, na high blood ka, ngayon stress ka, ngayon depressed ka, sinong lugi? Ikaw nga. So, anong pwede mong gawin? Let's enjoy life. Life is too short. Ang iksi ng buhay sa mundo, wag mong hayaan na matulog kang galit. Promise. Alam niyo kung bakit? Pag natulog kayo ng galit at pag namatay kayo, ang pangit niyo sa kabaong. Kaya siguraduhin ninyo, masaya kayo at marunong kayo magpatawad. Kaya nga mga kapatid, pag nagwo-worry ka, ina-admit mo na kontrolado ka ng problema. Dapat may problema, problema lang yan. Remember, you have bigger God than your problem. So kumalma ka lang. Pag-isipan mo paano mo haharapin ito, pero hindi ito maging dahilan ng pag-aalala mo. Bagkus magbigay sa iyo ng tamang energy na harapin ang buhay mo. Kaya nga lang sinasabi dati dito sa atin sa ikalawang pagbasa. Ang sabi ni ikalawang pagbasa, submit. Pasakop kayo sa inyong asawa. Di ba? Magpasakop daw sa asawa. Pero ang problema, ang sabi ni San Pablo, submission, hindi oppression and domination. Ibig sabihin nun, hindi ikaw tatay porque ikaw yung head of the family, ikaw na lang yung tama. Pag pinagsabihan ka ng asawa mo na yung alak na kainom mo ng alak, ikasasakit ng katawan, magkakasakit ka dyan, huwag kang magalit sa asawa mo, mahal ka niyan. Pero yung barkada mo, nakasama mo laging umiinom, maniwala ka sa akin, pag nasira yung atay mo, aambag ba yan pambili ng gamot? Hindi. Sino mamumblema? Yung taong inaaway mo at binabaliwala mo sa buhay mo. Diba? Kaya nga, when we submit, ibig sabihin, you voluntarily offer yourself with mutual respect. Respeto. Kaya nga, ano ba yung, kaya ka head of the family, ano bang plano mo dyan sa asawa mo? Sasaktan mo? Ang problema sa mga may minamahal dyan, sa gabi, ina I love you, sa umaga, minumura. Wow, consistent. Di ba? Mga kabataan ngayon, maniwala ka sa akin, napaka-expressive niyan sa Facebook.
May Twitter, X pala. May Twitter, ay X. Pag X, X na kasi, huwag mo nang i-check. X nga eh. Di ba? Kaya, I love you, Mama. You're the best mom in the world. You're the best daddy in the world. The following day, utusan mo, dadabugan ka niyan. Ang pagmamahal sa magulang, hindi pini-Facebook, ipinaparamdam. Araw-araw. Sunod na bahagi. Yung last part of the second reading. Ang sabi niya, iiwan ng babae at lalaki ang kanilang mga magulang at magsasama sila. Tama yun. Kaya kayo mga kabataan, siguraduhin nyo bago kayo magjowa, may sarili kayong trabaho. Hindi yung nagjowang-jowa ka na, wala ka naman trabaho, mangungupit ka sa nanay mo para may pandate lang ang kapal ng mukha mo. Di ba kakapalan ng mukha yun? Pa-holding sa holding hands ka pa, yung pinang-holding hands mo, pinang-kupit mo para makasama mo yung jowa mo. Oh, ang sabi, iiwan ang magulang, hindi habang nag-aaral. Kaya pag nag-aaral ka, aral lang, huwag mong dagdagan kung ano-anong kalokohan. Mag-aral lang mabuti, huwag mag-aral sa bote. Nag-aaral pa lang, lasing ko na. Wow! Alam mo, nung unang panahon, yung mga babae dito, mga nakatatanda natin dito, yung mga babae noon, tulad ng kanilang mga nanay, mga matimtimang birhen. Tama? Ngayon, marami na akong kilala mga babae, hindi tulad na kanilang nanay, tulad na rin ng kanilang mga tatay, lasengga na rin ngayon. Di ba? Kaya nga mga kapatid, kung titignan natin, sa mga magulang na nandito pasintabi, huwag kayong konsentidor. Pag yung anak nyo mag-aasawa na, halimbawa, nag-aaral, nabuntis, o nakabuntis, huwag nyong kupkupin. Bakit mo kukupkupin? Pag kinupkup mo yung anak mong yan, maniwala ka, pati diaper, pati gatas, ikaw sasagot niyan. Gusto mo? Eh dahil merong konsentidor na nanay, kawawa naman yung anak ko, father. Ang laki naman itong bahay. Dito na lang sila bubukod. Hindi sila bubukod. Lahat ng meron ka, kukunin niya para maging hayahay siya. Diba? Sabi nga, iiwan. Kinuha mo naman. That's against the Bible. Kaya sa mga nanay at tatay dito, nakapisan nyo yung mga anak nyo, that's unbiblical. Hayaan nyo silang magsulo. Hayaan nyo silang maghirap. Bakit? Matututo yan sa buhay. Kaya nga, huli na lang to. Baka saan tao makarating. Huli na lang to. Sa mga anak na batugan, huwag mong pakainin yan. Matututo sa buhay yan. Alam nyo ba mga kapatid, mga nanay, tatay, ang daming mga kabataang tamad ngayon, ano? Ang daming kabataan, hindi ko nila lahat, marami talaga. Tamad na, reklamador pa. Di ba? Do you agree? Say amen. Oh, alam niyo kung bakit? Ask me why. Kasi ang daming konsentidor na nanay at tatay. Nung bata tayo, hindi ka makakakain ng breakfast kung hindi ka magluluto. Tama? Ngayon, gigising yung anak mong yan, pupungas-pungas pa yan, puyat yan kasi cellphone niya. Pag gising niya, may pagkain sa lamesa. Wala sang choice sa buhay. Kakain na lang. Ang problema dyan, kakain at lahat, magre-reklamo nga, ito lang, lalang iba, laging to. Wow, kapal na mukha, parang pensyonada. Sino may kasalanan? Nanay. Kasi nga, utusan mo yung anak mo, magre-reklamo. Dahil ayaw nakakarin ng reklamo, utos ko, gawa ko. Kalabas-labasan, batugan na anak. May jowa na yan. Jumo-jowa na, dumididate pa kung saan-saan. Hindi marunong magligpit ng higaan. Jumujowa na, di marunong maghugas ng plato. Tignan mo yung kanyang kuko. Kung naghugas ng kaldero yan. Kayong mga nanay, huwag kayong konsentidor. Turuan nyo yung anak nyo ng mga gawaing bahay. May mga nanay akong kakilala, magsasaam, patatapos na yung klase. Ano kayang sports ang pwede sa anak ko? Agad-agad, sports clinic, turuan mo munang maghugas ng plato at maglaban ng kanyang sarili niyang damit. Pag natutunan niya, susunod na yan. Diba? Mahalaga yung responsable tayo. Turuan niyo yung mag-anak niyo maging responsable. Kaya kayong mga anak,
pag pinagsabihan kayo ng mga magulang nyo, huwag kayong tatampo-tampo. Sasabihin ng mga bata, si mama parang siramplaka pa ulit-ulit. Di ba? Sasagot naman ina, sagot ko dyan, kung nanay mo siramplaka, ikaw silang sidi, patalon-talon pa ulit-ulit. Alam mo nang mali, gagawin mo pa. Kaya nga sa buhay na to, mga kapatid, ang pinakamagandang sabihin, ano sinabi ni Jesus, kayo rin ba tatalikod pag pinagsasabihan kayo? Pag hindi nyo na maintindihan ang lahat, huwag kayong bumitaw. Alam nyo kung bakit? Maswerte kayo pag may taong umiintindi sa'yo, di ba? Pero mas mapalad ka pag merong tao na kahit hindi ka naintindihan, nandiyan sa tabi mo, ang tawag doon, wagas na pagmamahal. Hindi man natin maintindihan si Jesus, pero kung alam natin na yung tutunguhan natin tama, patuloy tayong makikinig. Kaya nga mga kapatid, ano man ang sabihin sa'yo ng ibang tao, huwag kang matakot. You are more than their definition. You are greater than what they think or they could imagine about you. Because you are creation of God. Nilikha ka ng Diyos. Kaya't magpatuloy kang gumawa ng tama, kahit na ikaw'y minamasama, darating din sa'yo ang ganap na pagpapala. Amen. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na magmuli ng mga tay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon ng buong kapakumbabaan. Sabihin natin, Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway ang simbahan sa pumuno ng kahalili ni Pedro ay tuwing ang manatiling tapat sa pakikipagtipan sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway palagi ang maaalala ng mga Kristiyano na natutuksong sumunod sa masamang halimbawa ng mga taong di tapat at immoral ang kanilang mga pangako sa kanilang binyag. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway sa pamamagitan ng tapat na pagmamahalan, ang mga mag-asawa ay magpatotoo sa pagmamahal na nagbubuklod kay Kristo at sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway isa-isang tabi ng mga di naniniwala sa presensya ni Kristo sa Eucharistia, ang kanilang pangangatwiran at pagpakumbabang tanggapin ang turo ni Kristo hinggil dito. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway lahat ay manatiling tapat kay Jesus kahit na marami ang tumatanggi sa kanyang turo at tumitiwalag sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Para sa lahat ng may panunungkulang pampolitika, naway lagi silang nakatuon sa paglilingkod at sa pagkilos para sa wastong paglaganap ng lipunan at sa kapakanang pangkalahatan, lalo na sa pangangalaga para sa mahihirap at mga nawala ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Para sa mga kasapi ng Mother Butler Guild, MBG, naway manatili sa kanilang mga puso at isip ang taimtim na pagsiservisyo na may tuwa, dedikasyon at commitment sa kanilang ministry ng parokya.
Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Para sa bukluran ng Sampaguita, naway lalong lumago at manaig ang pagkasama-sama ng mga kapitbahayan nila na may pagmamahalan, kooperasyon, pagkakaisa, pagdadamayan at pagpapatawad, pagpapakumbaba, manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Para sa ating lahat, naway lumalim pa ang ating pananampalataya na naaayon sa simbahang sinodal, manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Panginoon ng katotohanan, dinggin padalangin ng iyong bayang natitipon. Patuloy kayong magtiwala sa iyong salita sapagkat ikaw ang buhay na walang hanggan. Sa ngani Kristo naming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang pinaggamit mo kami ng iyong pagkupkop, pagundangan sa pamalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan, sa iyong pinagkaloob ang pagkakais at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga mayalay sa iyong itinalulugod, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbagong kinamasang pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ni kanyang nalupig. Kaya't siya ay aming
daan patungo para sa aming masapit ang tapat ng masahang pag-ibig. Kaya't kaysa ng mga anghel, nagsiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayong madalamang kaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yung nabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan niya handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang kapunan, hinawakan ng kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bagot walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kadinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, Sir Roberto naming obispo, tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria na nanan ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalis sinisang esposo, kaysa ni ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin tinuro niya.
Iniling namin kami at sa atang masama, paggalooban kami ng kabayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iligtas sa kabahamakan, samantalang ayon pero nabigyan ng dakilang araw pagbabahayag ng dagapagligtas namin sa Jesucristo. Pero sa Kristo, sinabi mo sa inyo mga apostol, kabayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kabayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkol ng Panginoon, ang aking pananampalataya, huwag ang aking mga pagkakasala, paggalooban kami ng kabayapaan o kasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon, lagi sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigyan ng kabayapaan sa isa't isa. Kapatid, si Kristo, ang Kordero ng Diyos, sinagalit sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo nagtitiwala sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. So I-
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang. Kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang lahat ng aming pinagkakabalahan kay aming mabigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa nobina para kay San Lorenzo. Paunang panalangin. O Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, nagpapatira pa kami sa iyong harapan at humihiling na sana'y maging mabunga sa aming isip at kaluluwa ang nobinang ito na inaalay namin sa karangalan ng aming pintakasing si San Lorenzo Ruiz. Liwanagan mo ang aming pag-iisip upang makilala namin ang mga katotohanang itinuro mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Papag-alabin mo rin sa pag-ibig ang aming puso upang ito ay maging laging laan sa pag-ibig, sa pananampalataya hanggang sa ito'y maitaguyod at maipagtanggol namin tulad ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz. O mahal ng Birhen, dumudulog kami sa iyo bilang ina ng aming mananakop, ina rin ng sangkatauhan at halimbawa ng kababaang loob at pagkamasunurin. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz na kinasihan ng pag-ibig sa iyong pangalan, idalangin mo na kamtirin namin ang biyayang tinatanggap ni San Lorenzo Ruiz na mahalin ang aral at turo ng Panginoon hanggang sa uling sandali ng buhay. Amen. Panalangin para sa ikalimang araw. O San Lorenzo Ruiz, huwaran ng mga deboto at debota ni Maria, ikaw na nagkaroon ng lahat ng pagkakataon upang makaniig at makiisa si ni Jesucristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Lumuluhog kami sa iyo na sana'y maging matibay din at paglagian ang pagmamahal namin sa Sagrada Eucharistia. Bilang tagasunod ni Maria, inilakip mo at ginawang matibay na batayan ng iyong pamimituho sa ating ina ang banal na komunyon na iyong tinanggap sa pusong malinis at matuwid na budhi. Halina at idalangin mo na kami magkaroon din ng wagas na pag-ibig sa Santissima Sacramento na dinarakila namin tuwing dadalaw sa simbahan. Buong kapakumbabaang idinadalangin namin na tunghayan mo kami mula sa langit sa iyong tahanan upang maging bahagi ng aming buhay espiritual ang malimit na pakikinabang alang-alang sa dakilang pagsamba at paglulwalhati sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa ilang paalaala. Una, meron po tayong second collection para sa pagpapatayo ng Kristong Hari Parish at Shrine of the Youth. Ikalawa, sa darating na 21 ng Setyembre sa 10 ng umaga, magkakaroon po tayo ng binyagang parokya para sa mga batang may edad 6 na gulang pababa. Bukas po ito sa mga kabataan dito sa aming parokya kasama po ng ating mission areas. Para sa mga nais sumali sa ating binyagang parokya, mangyaring magparehistro sa ating parish office, kailangan pong dalhin ang birth certificate ng batang bibinyagan. Ang deadline po ng pagpaparehistro ay September 3, 2024. Ikatlo, sa pagpapatuloy ng ating Piesta Novena Masses hanggang sa Sabado, September 22, ang 10 a.m. Sunday Mass po ay Tagalog at ang 5 p.m. na Misa naman ay sa Ingles. Ang 6 a.m. at 10 a.m. Sunday Masses naman po ay naka-livestream broadcast sa internet sa buong schedule ng ating Piesta Novena. At panghuli, pinasasalamatan po natin si Reverend Father Joel Zavala para sa pagdiwang ng ating Misa Novenario. Maraming salamat din po sa lahat sa patuloy na pagsusuporta sa ating parokya. Sitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay niandog na. Humayo kayo, patuloy na maging tapat na lingkod ng Panginoon. Salamat sa Diyos.